Kapag ka, kung saan man daw tayo nagkatipon, ang mga anak ng Diyos, amen? Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? So sa umagang ito, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Come on, let's give the Lord our best praise today. Hallelujah! Believe the promise about the visions and the dreams, that the Holy Spirit will be poured out and His power will be seen. Well, the time is now and the place is here, and His people call in faith. There's a mighty sound and a flash of fire with rain, gathered in one place. I believe that the presence of God is here. Can be changed when the Spirit of God is real. I believe that the presence of God is here. Thank you, Lord. The two or three are gathered and people rise in faith. I believe God answers and His presence is in this place. I believe the promise about the visions and the dreams, that the Holy Spirit will be poured out and His power will be seen. Well, the time is now and the place is here, and His people come again. There's a mighty sound and a touch of fire and earth and one place. I believe that the presence of God is here. When the Spirit of God is near, I believe that the presence of God is here. God is here. Two or three are gathered, but before rising faith, I believe God answers, and His presence is in this place. Nothing on earth or heaven can stop the power of God. Into our hands is given the power to take it all. No ocean can contain it, no stars can rise above. Into our hearts is given the power of His love. I believe that the presence of God is here. Oh yeah. Spirit of God is here. I believe that the presence of God is here. Jesus is here. Two or three are gathered, two or three people rise in faith. I believe God answers,
Amen, amen. Nagka-hallelujah. Wala pala akong mic. Hallelujah. Do you believe that Christ, that Jesus is here? Amen. Amen. Diba? Ang sarap pagpuri. Umpisa pa lang, mararanasan mo na ang presence ng ating Panginoon. Amen. Woo! Parang maganda, magtuloy-tuloy na eh. Oh, anyway, mga kapatid, tayo po muna ay magsiupo. Hello. Ay, ang lakas. Yan. Okay. Asan po ang ating naggagandahang mga nanay? Maaari po ba tayong tumayo? Lahat na naggagandahang mga nanay. Hallelujah! Ang gaganda! Palakpakan natin ang mga nanay dahil ito ay special na araw para sa aming mga ina na kagaya ko din. So, tayo ay magse-celebrate kasama ang ating Panginoon sa araw na to. Amen? So, tayo po'y maupo. Salamat sa naggagandahang mga nanay. O, na paano, Sister Tata? Bakit may takip sa bibig? Anyway, nais nating mabigyan ng papuri ang Panginoon sa mga nanay na nagtatalaga ng panahon sa Panginoon, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga anak. Alam niyo, mga kapatid, napaka-special ng araw na to dahil inaalala natin kung anong pag-ibig meron ang ina. Kung ang ina meron ganong pag-ibig sa kanyang anak, lalo pang ating ama, di ba? Amen? So napakabuti. Walang, kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung ganon kalalim ang pag-ibig ng nanay sa kanyang anak, mas malalim ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Amen? Sabi nga, may awit na, pagka may namatay, hindi kita malilimutan kagaya ng pag-ibig ng isang ina. Napakadakila ng pag-ibig ng nanay, pero mas dakila. Walang hihigit na dakila sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, nais kong tawagin kasi mayroong mga hinanda kaming magpapatotoo sa pasasalamat sa Panginoon sa buhay ng kanilang mga ina. Siyempre, nagpapasalamat sila sa nanay nila, pero higit kanino man, sa Panginoon na ay silang ibigay ang papuri. Una kong tatawagin sana si Sister Ali, yung anak ni Sister Bambi. Yeah! Kasi kinausap ko to last Sunday eh. Sabi ko mag-dress ka eh. Sana kalika. Happy Mother's Day po sa lahat ng mama ngayon. Kanina po, nagre-ready po ako kaso wala po akong maisip na sabihin eh. Pero ngayon, parang ang dami kong naiisip. Una, gusto kong mag-thank you sa mama ko kasi kahit sobrang bait kong anak, nandiyan pa rin siya. Kahit pinapasakit ko yung ulo niya, parang hindi siya sumusuko na baguhin ako, na gusto pa niya mas bumait ako. Tapos, sorry kasi, mabait ako. Tapos, minsan, hindi ko sinusunod yung mga gusto mo, pero gano'n ba kadalas ang minsan? Tapos, salamat kasi palagi mong binibigay yung gusto ko. Kahit hindi ko natutupad yung mga kapalit, binibigay mo pa rin. Tapos, eto na yung masasabi ko, ma. Roses are red, violets are blue. I love you and thank God He gave me you. Yeah. Praise the Lord. Ang bait ng anak ni Sister Bambi. Yan ang pinakamabait niyang anak, kala nyo. Hindi si Nicole, si Ali. Diba? Sabi ko nga nung una, sino yung ali mo, Sister Bambi, na anak? Ba't hindi ko nakikita? Yan pala. Praise the Lord. Napakabuting nanay, Sister Bambi, sa kanyang mga anak. Hindi lang si Ali nagpapasalamat, kundi si Nicole, si Brandon. So, thank you, Nanay Bambi. Dahil
Alam nyo, napakapalad natin, mga anak, na ang nanay natin ay Kristiyano. Kasi hindi lang tayo i-guide doon sa magandang dadaanan natin, kundi i-guide pa tayo patungo sa paglapit sa Panginoon. Amen? Ako'y magpapatotoo din sa nanay ko. Sabi ko kanina ng umaga sa nanay ko, sa aking spiritual, sabi ko, maligayang araw, nanay ko. Ako'y nagpapasalamat sa iyong paggabay sa aking buhay. Sabi ko nga sa nanay ko sa physical, inanak lang ako ni Luwal, pero at talaga nag-guide yung nanay ko sa spiritual. So sabi ko, salamat nanay sa buhay na, kumbaga, dalawang parte, sa nanay ko sa physical, sa nanay ko sa spiritual. So, sabi ko, salamat nanay sa buhay na ito. Kasi sa paggabay niya, kung siguro wala ako sa Rema, hindi ko alam kung nasaan, di ba? So salamat sa nanay Ceci. So, yan ang nanay ko eh. Kasi sabi ko, nung pumasok ako sa San Miguel, ay 30 siya ay... So pwede na, 18 years old ang pagitan namin, so pwede niya akong anak. So, sino pa ang anak na nais magbigay ng patotoo at pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang ina? Ha, sino pa? Wala nang nais magbigay ng pasasalamat sa kanilang nanay? Wala? Wala? Yan, okay. Hello. Good morning. Good morning. Ako pala po si Cher Alvarez. Kasama ko po yung aming pamilya. First time po kasi nung nanay ko, actually dito sa Rema, tsaka nung stepdad ko. Matagal ko na siyang inaaya dito. Siyempre, di ba, naggaling tayo sa talagang Katoliko. Okay, sarado Katoliko, nagdunubina yan sa Baklaran, di ba? Saradong sarado. So, nagpapasalamat ako sa nanay ko at napagbigyan niya ako, niya kami, even ngayong araw. No? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Uy, dumating ka na pala. Ayun. Pasalamat din ako sa Panginoon at eto, buhay pa kami. Okay? Galing kami sa isang outing na napakasaya, na hindi namin nakalain na magsasama kaming pamilya ng buo. Okay? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa pamilya ko, at unang-una sa lahat, sa nanay ko. Wala ako kung wala ang nanay ko. Okay? Praise the Lord. Salamat. Praise the Lord. Wala nga talaga tayo. Sabi ko nga kanina, wala tayo sa kalagayan natin kung wala yung ating mga dakilang ina. Napakadakila ng buhay ng isang ina. Kasi every time tayo ilalabas sa kanilang sinapupunan, nakatapak daw yung isang paa sa bingit ng kamatayan. Kaya alalahanin yung mga anak, kayo ay isang... Kung makikita namin kayo isang tagumpay sa aming pagiging isang ina. Amen? So, mayroon pang isang anak na gustong humabol, si Sister Tina, para sa kanyang nanay. Amen! Praise the Lord! Sabi ko kay, Kathy, naiiyak naman ako! Kasi nagpapasalamat ako kay Lord. Ayan. O, diyan mo muna. Standby. Then, nagpapasalamat ako kay Lord sa... binigay sa akin na nanay. Nung bata pa ako, iniisip ko, sabi ko, Lord, sabi ko nung mga times na yun, di ako masyado nakakapaglaro. Hindi, pagka weekdays lang yun. Kasi isusulat na niya dun sa ipopost niya sa ref yung mga dapat kong gawin. Sulat niya, Tina, pag galing mo sa eskwelahan, maglinis ka ng bahay, mamalengke ka. Kahit bata pa ako noon, mga grade 5, mamalengke ka. Hiwain mo na yung pagkain ng baboy. Kasi may alaga mo ako ng baboy. Tapos, sabi niya, linisin mo ang bahay. Nung mga panahon na yon, parang para sa puso ng isang bata,
ano ba yan? Maglalaro pa ako. Tapos paghapon, pupunta na yung mga kaibigan ko. Sabi, Tina, Tina. Hindi ako pwede. Maglilinis pa ako eh. Pero actually, pwede akong sumama sa kanila. Pwede ko i-disobey yung nanay ko. Pero dahil nakikita ko na kawawa naman yung nanay ko, pagdating niya magluluto pa. Mga panahon na yon, hindi ko alam ginamit ng Panginoon yon para ma-mold din ako. Amen? Tapos ngayon, nakikita nyo kami na nakakapag-ministry kami. Yun ay dahil mayroong nanay ko. Nanay, tayo ka nga, nanay! Nanay, tayo ka, bilis! Ayan ang nanay, kakaway ka sa kanila. Yan, mahiyain ang nanay ko. Alam niyo po, nagiging ano effective kami, nagiging nakakapag-ministry kami dahil confident kami na yung mga anak namin, meron kaming nanay na mapag-iiwanan. Amen? Isang araw, sabi ko sa kanya, hayaan mo, nay. Kung ano ang reward ni Lord sa amin, yun din ang reward niya sa iyo dahil ikaw ay kabalikat namin sa paglilingkod. Amen? So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng nanay. Nanay, you're the best. I love you, my mother. Sa lahat ng mga nanay na nandito, minsan hindi nyo man ma-feel na appreciated kayo or may mga pagkakataon, di ba? Ngayon, may mga pagkakataon na minsan, parang nakakainis, di ba? Parang, wala ba day off, nanay? Mother's Day, di ba? Dapat day off. Pero, dun ko naiisip, simula nung mag-umpis akong manganak, nandun yung nanay ko. Nung nanganak ako, nandun yung nanay ko. Hanggang ngayon, andyan pa rin ang nanay ko. Kaya pinapanalangin ko sa Panginoon, patuloy niyang bigyan ng kalakasan ng nanay ko at mahabang buhay. Amen? So sa mga anak, maging masunurin kayo sa mga nanay niyo. Kahit minsan parang feeling niyo, hindi niyo gusto, pero just because you love your mother. Amen? Mothers, I love you all. Hallelujah. Napaka ganda ng nanay ni Sister Tina. Apalagay ko yung kamapagmahiyain, hindi ka mana doon. Kasi iba ang ano mo. Sa tatay, mana yung, joke. Sa Father's Day na lang po kayo bumawi. Ano? Kasi Mother's Day ngayon eh. Dapat kami yung bida ngayong araw na to. Amen? So tayo po ay tumayo upang ating sambahin at tayo magkagalakan sa Panginoon. Amen? Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Kasi itong araw na to napaka-special. Wala tayong dapat isipin na mga alalahanin, lalo-lalo ang mga nanay. Today is our day off. Tayo ay magpupuri sa Panginoon. Sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice! Amen! Hallelujah! Tayo ay magpuri sa Panginoon. Aman Diyos, kami po ay nandito sa inyong harapan. O God, kami ay magpupuri, magpapasalamat, Panginoon, sa buhay na ito, O God. Nagpapasalamat kami, Lord. Binigyan mo kami ng hilinga sa aming pagising, Panginoon. Sa pagising pa lang, punong-puno ka na ng pagpapala sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming mga nanay, O God. Kung hindi dahil sa kanila, we are nothing, Lord. Pero dahil po, Panginoon, sa lakas at pagmamahal na pinagkaloob mo sa aming mga nanay, Panginoon, na andito kami, O God. Hindi lang kami, Panginoon, naging ganito sa aming mga gawa, kundi dahil, Panginoon, kung paano kami hinubog ng aming mga nanay, Panginoon. Sa umagang ito, kung gaano namin kinikilala ang nanay namin, higit kailan pa man, Panginoon, ikaw ang kinikilala namin, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ng aming mga ina, O God. Salamat sa umagang ito, Panginoon, kagaya ng sinabi sa Philippians, magkakagalakan kami sa araw na ito, Panginoon, dahil sabi mo, rejoice in the Lord always. Hallelujah. We praise you, Lord. We bless you. We glorify you in Jesus' name. Hallelujah. Amen. 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 Come on, let's continue to praise the Lord. Pwede po tayong tumalakang at umawit sa Panginoon. Thank you, Jesus. Your people sing praises, let laughter fill the world. Your people
will sing praises. Let love and faith be heard. The power of death. The power of death has been shattered. Jesus never knew rain. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes. Your people again. Sing. People sing praises. Let laughter fill the world. Your people sing praises. Jesus came. Jesus came to the rescue. Oh yes. Word of wisdom he gave. So come on. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. Come on, let's praise the Lord. We praise the Lord in our voices. Praise the Lord in our hearts. Say yes. Praise the Lord in all our strength and everything else that we brought. We praise. Praise his name with dancing. Praise his name with a drum. Come on, lift up Jesus' name until the day he comes. Say yes. Thank you, Lord Jesus. Sing your people. Your people sing praises. Let laughter fill the world. Your people sing praises. We praise your name. Love and faith be heard. The power of death. The power of death has been shattered. Jesus never will reign. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. Sing your people. Sing praises. Let laughter fill the world. Let laughter fill the world. Your people sing praises. Let love and faith be heard. Jesus came. Jesus came to the rescue. So come on. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. Let's lift our hands. We praise the Lord in our voices. We praise the Lord in our hearts. We praise the Lord in all our strength and everything else that we've got. We praise with dancing. Praise his name with the drums. So come on, lift up Jesus' name. The joy of the Lord The joy of the Lord is my strength. Amen, amen. Today we can change, or we can make a divine exchange. Yes. Amen, with the Lord. If you are sorrowful, then you can exchange that with the joy, for the joy of the Lord. Amen, amen. Sa mga bisita po natin, this is how we praise our God. Amen. So please bear with us. Come on, let us just enjoy loving and praising our God. Woo! We can clap our hands to the Lord. Pwede po tayong pumalakpak sa Panginoon. We can dance. We can shout. Oh yeah. Say, I'm trading my sorrows. I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Ooh, yeah. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sunod po kayo, ha? Let's say it. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. One more time, say yes to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say I'm pressed but not crushed. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. And His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. Oh, yeah. I'm trading my faith. Yeah. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, you can trade your sickness. I'm trading my sickness. Oh, yeah. I'm trading my faith. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, say yes! Come on, let's say yes! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time, say yes to the training. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say I'm pressed but not crushed. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. Yes. I am blessed beyond the curse, for His promise to endure. And His joy shall be my strength. Though the sorrow may last for a night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh yes, you can trade your sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my faith. I'm laying them down for the joy of the Lord. One more time, say yes to the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time with your biggest yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. This time we can sing la 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 la. La 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 la. Say yes to the Lord.
know what I mean. One more time with our voices, come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes. We are yes, saying Lord, to you, yes to you, yes, God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time, say yes to the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, I'm saying yes to your healing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. For the last time, oh, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, yes. Thank you, Lord. We praise your name. Amen. We praise the name of the Lord. Come on, let's give the Lord our best praise today. Hallelujah. Ang lahat ng pinalaya ng Panginoon ay magpuri sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We say yes to you, God. We say yes to you, Lord. We say yes to you, Lord. Oh, yes. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We continue to give you all the glory, oh God. And we continue to rejoice in you. Where would we be without you, God? Oh, Jesus, we worship you. We worship you. I have never walked on water, felt the waves beneath my feet, but at your word, Lord, I receive your faith to walk on oceans deep. And I remember how you found me in that very same place. All my failings surely would have drowned me. Still you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? Jesus, bought from death.
Narito ka sa aming kalagayan, kalagitnaan, O God. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, have your way today in the hearts of your people. Father, we thank you. We remember how you have taken us from the miry clay and brought us to yourself. Have your way today, Holy Spirit. Have your way. Hallelujah. 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 Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo. Patuloy naming sasambitin sa aming mga labi. Nasaan kaya kami kung wala ka sa aming buhay? Salamat po, binuksan mo ang mata ng aming pangunawa upang ikaw ay aming makilala. Beyond tradition, beyond religion, beyond everything else, thank you for revealing yourself to us.
Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, alam namin narito ka at patuloy ka, aming Ama, na kumilos sa kalagitnaan namin. Nagpapasalamat kami sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa aming mga magulang na ginamit mo para kami ay mabuhay. Nagpapasalamat kami sa aming mga ina na nag-aruga at nagmahal sa amin. Kaya kami narito, Panginoong Diyos, dahil sa kanila, O God. Sa araw na ito, we dedicate this time, Lord, to appreciate them, to honor them, to thank them, O God. Salamat po sa buhay ng mga nanay na narito, O God. Dalayan ko ang bawat isa ay kausapin mo, at sa umagang ito, Panginoong Diyos, dalangin ko ang restoration ng aming mga relationships, hindi lamang sa iyo, kung hindi sa isa't isa. Maraming salamat, kasihan mo ang lingkod mo na magpapahayag ng iyong salita. At dalangin namin ang salita mo, Panginoong Diyos, ay ang salita mong makapangyarihan ay tunay nga maitanim sa aming mga puso. Maraming salamat sa ginagawa mo. Even now, we can feel your presence working in our spirits today. Liberating us, freeing us, giving us joy, giving us hope, healing us to the uttermost. We give you praise for it today. Salamat po, O God. We welcome you. We welcome you in this place. We give you glory for the signs and wonders, and even for the miracles that will happen today in our spirit, in our soul, and in our body. And we give you praise for it in Jesus' name. And everybody said, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pwede na po kayong makaupo. Maliban po sa ating mga panauhin, pwede po bang manatiling nakatayo ang ating mga bisita para po kayo makita ng ating mga ushers and usherette. Sige po, tumayo po ang mga bisita natin para makita po kayo ng mga ushers. Sige po. Pwede po bang tumayo ang mga bisita? Ayan, lapitan ninyo sila. Glory to God. Glory to God. Siguro nagtataka kayo, nasaan kaya si Pastora? Biglang nawala siya doon. Biglang nawala ako doon. Okay, good morning! Happy Mother's Day. Salamat sa 10 na sumagot ng good morning. Good morning! Praise the Lord. Are you happy? Are you blessed? Glory to God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. You are highly favored. You are deeply loved. And you look beautiful today. Pag lalaki, gwapo mo ngayon, bro. Amen. Amen. Okay. So sa umagang ito, ang atin pong pagsamba at oras natin ngayon ay ilalaan natin para sa ating mga pinakamamahal na mga nanay. Yan, sino dito ang merong nanay? Oh, mamaya, ha? Sasabihin nyo sa nanay nyo kung hindi pa ninyo sinasabing mahal nyo sila. Kasi masyado tayong mahiyain, ano? Okay, if you have your Bibles, are you ready for the Word? Are you ready for the Word, church? Kasi sa 10 lang sumagot ng, are you ready for the Word? Hindi yata kayo ready. Uwi na tayo. Okay. So open your Bibles to 1 Kings 3 verses 16 to 28. And all together we will read the Word of God. Amen? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Okay. So, alam nyo, maraming mga pagkakataon, minsan, isang taon, inaalala natin, meron tayong espesyal na okasyon sa, para sa ating mga nanay. At para sa akin, napaka-espesyal lagi ang araw na ito, kasi unang-una ako ay nanay. Yan. At ako ay may nanay. At maraming mga nanay sa Rema. In fact, ang mga sa nanay sa Rema are strong. But the men, stronger. Amen. So nandiyan na ba kayo? O sige, basahin natin ng sabay-sabay. 1 Kings 3 verses 16 to 28. So mahaba-haba ang ating babasahin. Amen. So huwag kayong mag-chicken out kung malakas ang ating basa
Dapat hanggang sa matapos. Amen? Okay. Now, let's go. 1, 2, go! Now, 2 women who were harlots came to the king. Wait. Bibigyan ko muna kayo ng background. Alam niyo po si Haring Solomon, nung siya ay gawin na hari ng Panginoong Diyos, ay napakabata. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, nung namatay si David, sabi niya, anak ni David si Solomon. Sabi ng Panginoon sa kanya, hilingin mo kahit ano ang gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo. Okay, sabi ni Solomon, Lord, napakabata ko pa para makasiwa at maghari sa isang kaharian, ng kaharian ng iyong mga lingkod, ng iyong mga pinili. Ang nais kong hilingin sa iyo ay karunungan. Amen! Wisdom ang gusto kong hilingin sa iyo. Nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya, kaya ang sabi niya kay Solomon, sapagkat hindi ka nang hingi ng kayamanan at kaluwalhatian at ang hiningi mo ay karunungan, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng karunungan at ang kakambal noon ay kayamanan at kaluwalhatian. Amen? So, immediately after, kung babasahin ninyo ang 1 Kings 3, nandito yung conversation nila na si Solomon at saka ang Panginoon. So, immediately after na nag-usap sila ni Lord, ito na ngayon ang sitwasyon. Okay? So, now, 2 women who were harlots, go, came to the king, King Solomon, and stood before him. And one woman said, Oh my Lord, this woman and I dwell in the same house. Remember, mga prostitutes sila. At nakatira sila sa isang bahay. Okay? Ay, hindi pa tapos. Balik. Okay. Now, and I gave birth while she was in the house. Next verse. Then it happened, the third day after I had given birth, that this woman also gave birth. And we were together. No one was with us in the house except the two of us in the house. And this woman's son died in the night because she lay on him. Nadaganan niya yung anak niya. Ano bang klaseng nanay yun? Okay. Nadaganan niya. Okay, next. So, she arose in the middle of the night and took my son from my side while your maid servant slept. And laid him in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I rose in the morning to nurse my son, there he was, dead. But when I had examined him in the morning, indeed, he was not my son whom I had born. Then the other woman said, No, but the living one is my son, and the dead one is your son. And the first woman said, No, but the dead one is your son, and the living one is my son. Gusto ko sana itong i-dramatize. Amen? Na-imagine ninyo? Thus, they spoke before the king. And the king said, No, the one says, This is my son who lives, and your son is the dead one. And the other says, No, but your son is the dead one, and my son is the living one. Oh, okay. Next. Then the king said, Bring me a sword. So they brought a sword before the king, and the king said, Divide the living child in two and give half to one and half to the other. Naintindihan nyo? Okay. Next. Then the woman whose son was living spoke to the king, for she yearned with compassion for her son. And she said, Oh my Lord, give her the living child and by no means kill him. But the other said, Let him be neither mine nor yours, but divide him. So the king answered and said, Give the first woman the living child and by no means kill him. She is his mother. Verse 28, And all Israel heard of the judgment which the king had rendered. And they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to administer justice. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for personal revelations, Panginoon, sa mga salita mo na aming binasa,
Dalangin namin na ito ay hindi mawaglit sa aming puso, lalo na ang mga aral para sa mga nanay sa umagang ito. Salamat, O God, sa buhay namin ito, Panginoon. And we give you glory in Jesus' name. Amen. Alam niyo po, ang kwento na ito is about the wisdom of Solomon. Kaya lang, alam niyo, meron na akong i-prepare na lesson ngayon sa Mother's Day. Kasi alam niyo naman, expected every May, Mother's Day. So as I was praying to the Lord, Lord, ano kaya ang message sa mga nanay? Kasi in the past, I have thought about the faith of Jochebed, the mother of Moses, the discernment of Abigail. Ang daming magagandang istorya sa Bible that teaches us faith, love, yung mga ganon. But for today, ito ang ibinigay ni Lord sa akin. This passage of the Bible does not moralize prostitution. Okay? Hindi ko inire-recommend na mag-prostitute kayo, galit si Lord doon. And it does not moralize going to the judge and lying. Okay? It does not moralize the killing of a child. Ay, si Solomon, ipapapatay niya yung bata. Hindi. But this story, I'd like you to appreciate how Solomon, in his wisdom, appealed to the instinct of a mother for love to her son. Amen? At nakita natin, dito sa mga passages na ito, marami akong mga sa atin na mga kapahayagan. Alam nyo, maliban ang salita ng Diyos ay mangusap sa ating puso, hindi natin yon maisa sa buhay. And my purpose is that the Word of God will really, by the Holy Spirit's guidance, saturate our hearts that we will be able to live them. Alam nyo, walang halaga yung nandito kayo every Sunday na paglabas ninyo, hindi nyo naman ginagawa ang salita ng Diyos. And today is a special day for the mothers. I have entitled this message, The Mother's Love. Okay, ang pag-ibig ng isang ina. Nakita na natin yung mga lessons, kaya lang gusto kong himayin yung mga lessons dito. It is possible that there can be two kinds of mothers. Agree? Merong dalawang klase ng ina. Nakita natin, yung isang ina ay, ang sitwasyon in Israel, if you are a prostitute, kayo ay outcast. Katulad ng leprous, outcast kayo. At walang gustong makisalamuha sa inyo. So it is very likely na itong dalawang ito na babae na prostitute, nandun lang sila sa isang kwarto, dun sila umuupa kasi yun lang ang kaya nila, okay, wala silang katulong, at hindi nila alam kung sino ang tatay ng kanilang mga anak. Sa dami, kasi hanap buhay nila yun eh, di ba? But what is amazing about them is that they decided to keep the child, their children. Diba? So, instinct yun ng nanay. So, nakita natin dalawang klaseng nanay. Isang nanay na kahit dito sa real life, may mga nanay tayo na makikita na walang, alam mo, very selfish. Diba? May mga nanay na makasarili. May mga nanay na punong-puno ng kapighatian. May mga nanay na mahirap i-please. May mga nanay na walang iniisip kundi yung sarili at bengadera ba? Vindictive. Pagka ang mga asawa nila ay nagluko, instead na alagaan yung mga anak, kung kaya mo, kaya ko rin. Di ba? May mga nanay na ganon. Pero, sa isang banda, brothers and sisters, alam nyo, may mga nanay din na sobrang mapagsakripisyo at mapagmahal sa kanilang mga anak. At yung mga nanay na yan ay mga nanay sa Rema. Glory to God. Lahat kayo nag-amen. Ha? Tingnan natin mamaya sasabihin ng mga anak nyo. Okay. So, minsan sa kalagayan ng mga nanay, dahil sa ating environment, dahil sa demands, dahil sa ating mga asawa, sometimes hindi rin naman tayo nais maging makasarili na mga nanay eh. Pero sometimes there are things that pushes us to be negative sa ating perspective sa buhay. Okay? Makikita natin dito sa passage na binasa natin, gusto ko lang humalaw ng mga aral. Alam nyo, ang pagiging nanay ay napakahirap.
Hindi ibig sabihin na ang babae ay nagbuntis at nanganak ay maging marunong na siya at magaling na nanay. Amen. At napakaraming sitwasyon ngayon dyan. Pumunta kayo sa E. Rodriguez, napakadaming 13, 14 years old na nanganganak. Pagkatapos nilang manganak, yung nanay nila ang nag-aalaga sa anak nila at sila ay naglalaro. So, ibig sabihin, hindi porke ikaw ay nagkaanak at nagkaroon ng baby, ay nanay ka na. In the same manner na hindi porke marunong kang tumipa ng piano, ay musician ka na. Amen! Amen ba? So, ang pagiging nanay ay pinaghahandaan kayong mga singles. Kung hindi pa kayo handang maging nanay, hindi kayo bibigyan ni Lord. Naisip nyo na. Bakit wala pang dumarating? Okay. So, tingnan natin. Unang aral. Okay. Ang pagiging nanay po, maraming sakripisyo, hindi ba? Alam natin yon. Amen. So, muna, ang pagiging ina, mga kapatid, ay ang pinakadakilang ministry sa ibabaw ng lupa. Ang mga nanay, mothers do not offer perfection. They offer sacrifice. Walang nanay na perfecto. Sabihin mo sa katabi mong nanay, hindi ka perfect. Okay. Pero mapagsakripisyo ka. Okay. So kahit hindi tayo perfect, marami tayong sacrifices ginagawa sa ating mga anak. Nais ko lang basahin ang quotation na isinulat ni Sidney Harris noong 1917. Real mothers are not perfect because they usually start out young. The commonest fallacy among the women is that simply having children makes one a mother, which is as absurd, yung sinabi ko kanina, as believing that having a piano makes one a musician. The most important occupation on earth for a woman is to be a real mother to her children. It does not have much glory to it. There is a lot of grit and grind, but there is no greater place of ministry, position, or power than that of a mother. Pagka sinabing there is a lot of grit and grind, ibig sabihin, kailangan natin ng matatag na dibdib. Amen! Mabagsik na katatagan. Alam mo yon, tibay ng dibdib. Kung ikaw ay magiging nanay, kailangan mo ng tibay ng dibdib. Macha-challenge ka. Okay, hindi lamang sa iyong mga anak, pati sa iyong asawa. Okay. Gusto kong basahin itong illustration na ito na isinulat ng isang pastor. Okay? Sa isang magazine. Sabi niya, "I recently came across a true story that happened during the Holocaust." Alam niyo ang Holocaust? Yun nung ang mga Hudyo ay pinapapatay lahat ng mga German army. Okay. Sabi niya, "During the Holocaust, Solomon Rosenberg, his wife and their two sons were arrested and placed in a concentration camp. The rules were simple. As long as they did their work, they were permitted to live. When they became too weak to work, they would be exterminated. Rosenberg watched as his own father and mother were marched off to their deaths, and he knew that his youngest son David would be next because he had always been a frail child. Every evening, Rosenberg came back into the barracks after his hours of hard labor and searched for the faces of his family. When he found them, they would huddle together, embrace one another, and thank God for another day of life. When he found them, they would, one day, he came back and didn't see those familiar faces." Hindi na niya nakita yung mga mukha. "He finally discovered his oldest son, Joshua, in a corner sobbing and praying. 'Josh, tell me it's not true.' Joshua turned to his dad and said, 'It's true. Today, David was not strong enough to do his work, and so they took him away.' Mr. Rosenberg then asked, 'But where is your mother?' Joshua could barely speak and finally uttered, 'When they came for David, he was afraid and cried. And so, Mom took his hand and went with him.' That's the love of a mother." Amen. Alam nyo, mga kabataan, ang mga nanay dapat nating pinapasalamatan. They'd rather sacrifice. Diba?
Umiyak yung bata kasi natatakot. So, sinamahan ng nanay. Pareho silang namatay. Ganyan ka self-sacrificing ang mga nanay, especially kung ikaw ay Kristiyanong nanay. So, tingnan natin dito sa passage na binasa natin kanina, ano ang mga mahahalaw natin na mga aral patungkol sa pag-ibig ng isang nanay. A good mother knows her children. Amen. Kung kayo ay nanganak na katulad ko, pag dinala sa inyo ang anak ninyo, minememorize ninyo ang features niya. Amen. You are so happy to gaze at the face of your children. Noon, nung si Chris inilabas, tinignan ko, ay, kamukha ko. Ito ang kanyang tenga, may ganito siya dito, ito ang kanyang buhok, ito ang hairline niya, kahit hindi mo pa ma-define masyado. Amen. Alam, kilalang-kilala mo yung anak mo. And not only the physical features and attributes, there is a special bonding between a child and a mother. Kahit sabihin pa nila, nung nanganak si Jen kay Bella, sabi ni Chris, ano ba yan? Nick, ang anak mo ay dagul, kasi malaking bata siya eh, si Bella. Ang laki. Sabi naman niya, ano, ang ganda-ganda nga eh. Pero pagka nakakita ka ng batang bagong panganak, pangit, di ba? Totoo! Pero over time, gumaganda. Nagkakaroon ng glory. Parang lalo na pagka yung tumaas yung nahirapan ng nanay maglabor, yung kanyang ulo tumulis na gano'n. So, ang gagawin ng nanay tuwing umaga, kaganyan-ganyan niya, anak, ang gwapo mo talaga. Amen. At hindi lang yan. Ang nanay, kilala niya ang anak niya. Amen. Kung kalbo, kung malago, kung kapit ang buhok, kung unat, memorize niya yan. Kilala ba niyo ang mga anak niyo? Over time, hindi na lang yan, hindi na lang physical features ang madidiscover nyo sa kanila. Yung kanilang mga tendencies, yung kanilang attitude, yung kanilang personality. This early, alam ko ang personality ng mga apo ko. Apo ko pa lang yan, ha? Hindi ko pa yan mga anak. Amen! O yan, kilala nyo ang mga anak nyo. Totoo. Pero mas kilala sila ni Lord. Si Lord, bilang niya, alam niya ang bilang ng buhok ng bawat tao, kahit ikaw. Amen. So, a good mother knows her children. Teka, bago ko nga pala, nanay ako ng nanay, meron ba ditong isang tao na walang nanay? I mean, hindi dumaan sa babae? Na hindi pinanganak? Wala, diba? So, lahat tayo may nanay. Okay, kayo mga babae, later on, magiging nanay kayo, eventually, hopefully, magiging nanay kayo, eventually. Number two, a good mother values her children. Okay, nakita mo yung dalawang babae, kahit sila ay prostitute lang, ay pinapahalagahan nila ang kanilang mga anak. The fact is, kinip nila kahit alam nila na walang mag-aalaga, mahihirapan sila, magsasacrifice sila sa paghahanap buhay, walang katulong, pero dinesisyonan nila na ikikip nila yung kanilang mga anak. Hindi nila pina-abort kasi magiging mai-inconvenience sila. Hindi nila ginawa yun. Amen. Nangungusap pa ako sa mga nanay. Naku, sobrang ng dami ang anak ko. Hindi ko na kailangan ito. Papalaglag ko to. Ito nga, mga prostitutes. Kinip nila ang kanilang mga anak. Amen? So, a good mother values her children. Two women, both of them were prostitutes. Pinili nila na isave ang kanilang mga anak. Wala silang help. Walang makakatulong sa kanila. Bakit dapat nating i-value ang mga bata? Number one, they have value because they are image bearers. God created man in His own image and in His own likeness. Tama? Nilikha tayo, bawat tao ay kawangis ng Diyos. Bawat tao ay kaluluwa. Look beyond the physical appearances of your children. One day, the Lord will ask you, what happened to the children I gave you? Are they going to heaven or are they going to hell? You are accountable to their souls more than their physical well-being. Because they are more than just bodies. They are spirit and soul.
Amen. So itong mga prostitutes na to, vinalyo nila. Every time we see a pauper, every time we see a child, dapat makita natin ang image ng Diyos sa bata na yan. Amen? They have value because of their potential impact. Alam nyo, ang mga bata, sila ang pag-asa natin. Sa aming mag-asawa, ang tingin namin sa mga anak namin, legacy namin sila. That's why we do our best to train them, to educate them, to impart our lives, to impart our values, to be good parents to them. Kasi hindi kami mabubuhay habang buhay, habang yung aming lahi. Isang araw mawawala kaming mag-asawa pero may iiwanan kaming legacy. Amen. Mga anak namin na maging pagpapala rin para sa ibang tao. May mga potential silang maging leaders ng church, pastors, politicians, godly businessmen. Napakalaki ang potential sa mga bata. That's why we should value them. Amen. Pangatlo pala, they have value because they are image bearers of God. They have value because of their potential impact. Okay? Number three, they have value because of their influence. Alam mo, pagka nakakakita ako ng mga bata, how trusting and how humble they are. Wala silang mga pride. Amen? Kung ano ang sabihin nila, totoo, hindi sila marunong magsinungaling. Amen? Sabi ng Panginoong Jesus, if you are not like a child, you cannot enter the kingdom of heaven. Hindi yung maging childish tayo, kundi maging childlike. Amen? Ano ba ang quality ng child? Humble. No pride. Ano ba ang pangalawang quality ng child? Trusting. Di ba pagka sinabi ng tatay nila, ibibili sila ng laruan, aasa nila yon kasi nagtitiwala sila na ibibili sila ng laruan. Kaya kayong mga tatay, do not exasperate your children. Huwag kayong pangako ng pangako sa kanila nang hindi ninyo tinutupad. Amen. So, they saw their children with value. Binavalue nila yung mga anak nila. Okay. Ngayon, itong dalawang babae na ito, yung value nila sa anak nila ay naniniwala sila na pag lumaki yung mga anak nila, hindi na sila magiging prostitute. Amen. Yun ang kanilang pag-asa. Eh, prostitute pa ito. Kayo, mga Kristiyano, hindi kayo prostitute. Diba? So, yun ang kanilang pag-asa. Diba sa probinsya, kaya nga nag-anak ng marami ang mga magulang ko kasi dahil sa kahirapan, sabi nila, mag-anak ako ng marami para itong mga anak ko na to ang mag-aalis sa amin sa kahirapan. Tama? Diba? Can you say amen? Tayo ang pag-asa nila. Okay. I'd like to read to you the case of Susanna Wesley. Kilala niyo si Susanna Wesley po ay mother ni Charles and John Wesley. Si Charles and John Wesley, these are British theologians and evangelists. Sila ang nag-change ng face ng Christianity in the 18th century. Si John was a powerful preacher and evangelist. Si Charles Wesley is a powerful musician, composer. Amen. Parang sa music ministry ang kanyang gifting. At ito ang pwede nating matutunan sa buhay ni Susanna Wesley. Susanna Wesley had 19 children. Charles was the 19th, John was the 15th. Pero bago siya namatay at the age of 87 yata, walo na lang ang surviving na mga anak niya. So, napakagandang tignan ang kanyang, kung meron kayong sa internet makikita ninyo, ang kanyang biography. So, Susanna Wesley was the mother of 19 children, including her famous son Charles and John, who had tremendous impact upon the world. Sila ang, sa kanila nagsimula ang Methodist movement. Amen! Methodist, di ba maraming Methodist ngayon? Okay, sa kanila nagsimula yan. Okay. Because they are, sabi niya, she would pray for each child 1 hour a day. Ano kayang prayer ginagawa? Ano? Sa mga anak niya, hindi masyado, but particularly for John and Charles, 1 hour a day nilalaan niya sa kanilang isa. Why? Because she knows in her heart, even when they were very young, that these children have a calling. Kaya special ang prayer niya sa kanila.
Hindi siya nagpa-pray ng ganun katagal sa mga ibang anak niya, but for John and Charles, 1 hour a day ang inilalaan niya na pagpa-pray. Okay? Why? Because they were different and had different needs. Yet, there was something that she expected to be held in common by all of her children. Pero meron siyang isang rule para sa lahat ng kanyang mga anak. And I'd like to present this to you kasi mga nanay, pwede tayong humalaw dito. Pwede mong ipakita, James. Number one, alam nyo, hindi na sabah kasi mga nanay, wala na tayo kasing mga rules. Kailangan bumalik tayo dun sa ano na yan na naglalagay tayo ng rules sa ating mga anak. Number one, rules, eating between meals, not allowed. O, sino dito ang hinahayaan lang natin kumain ng junk food ang ating mga anak? Number one rule ni Susanna Wesley, eating between meals, not allowed. Number two, as children, they are to be in bed by 8 p.m. No computer games. Amen. No TV, no Facebook. Amen. 8 p.m. nasa bed na. Okay. Eh yan naman yun, kapanahunan nila. Alam niyo bakit ang daming nagkakasakit? Even 21 years old, mawang high blood pressure because of stress. Amen. Ang mga bata na i-stress din sila. Alam niyo kung ano ang dahilan ng stress? Stop lack of sleep. Pagka yung wala kayo, lagi kayong puyat, yung inyong immune system sobrang bumababa, very susceptible kayo sa stress and burnout. Children should be in bed at 8 p.m. Walang nag-amen. Ayaw. Amen. Eh, mga anak nyo, 12 p.m., midnight, gigising alas 10. Diba? Gumising sila ng alas 6, alas 5. Amen. Next. Next, James. Asyon, si Nicole, sino? They are required to take medicine without complaining. Yan ang rules ni Susanna Wesley. They are to teach a child to pray as soon as they can speak. O kung madaldal na yung anak mo, dapat marunong na siyang manalangin. Can you say amen? Alam nyo, kung ito lang magawa natin dito sa Rema, wala tayong problema sa next generation. Okay, number 5. Require all to be still during family worship. Nagpe-pray kayo, nag-worship kayo, meron kayong family altar. Ang mga bata, ang lilikot, paluin. Can you say amen? Spare the rod and spoil the child. Okay. Give them nothing that they cry for and only that which is asked for politely. Amen? Kung sila ay nagmumuryot dahil may gusto, wag mong ibigay. Pero kung inas nila yun politely, Mom, Dad, can I have this? Yun mo ibigay. Amen? Kasi nare-rewardan sila sa maling behavior. Okay, next. To prevent lying, punish no fault that is first confessed and repented of. Amen. Pagka nag-confess na siya at nag-repent niya, huwag mo nang parusahan. Amen. Okay. Naintindihan niyo ba yon? Naku, ng mga nanay nag-iisip, no? Wala yata akong ginagawa dito. Okay. Never punish a child twice for a single offense. Yung nanay, nakita niya, nagkamali yung nanay, pinarusahan na yung ng nanay. Pagdating ni tatay, pinarusahan uli. Double jeopardy. Kuha naman yung bata. Okay, next. Nana ba? Comment on and reward good behavior. So, kahit maliit, pagka hindi siya naglikot sa time of worship ninyo together, i-commend ninyo yon. Okay? Next, any attempt to please, even if poorly performed, should be commended. Kung sila ay nagtatry na i-please kayo, kahit hindi masyadong nagtatry silang makakuha ng magandang score sa school, nag-aral, tapos ang nakuha lang nila ay 75, i-reward mo. Yun na ang the best na pwede niyang ibigay. Amen? Para ma-encourage siya. Next. Okay.
Number 11, this is very good. Preserve property rights even in smallest matters. Amen. Huwag nilang pakikialaman ang hindi kanila. Kahit maliit na bagay, kahit pang makeup, kahit na alam ko sa bahay pag kami mga dumadating doon na mga bisita at makikigamit ng telepono, kahit na yung magsasabi ng, "Ma'am, sige pwedeng gamitin ang phone." That is preserving property rights. Amen. Hindi basta ka nalang kuha ng kung ano doon. Mamaya mo, pagdating sa ibang bahay, magbubukas ng refrigerator ng bahay ng iba. Nakakahiya ang magulang. Amen. Anong sasabihin nila sa inyo? Patay, gutom tong anak ni ganito. Diba? Okay. So, number 12, strictly observe all promises. Pagka kayo ay nangako, tutuparin din nyo. Kasi susunod, sila naman ang magiging magulang. Di rin nila tutuparin ang mga pangako nila. You will break the spirit of a child. And then, require no daughter to work before she can read well. Huwag mong pagsaingin ng bata kung hindi pa siya marunong magbasa. Si Mabel yata, hindi pa marunong magbasa, nagsasaing na, no? Okay. Teach children to fear the Lord. Napakahalaga po, alam nyo, kahit mga Kristiyanong family yun, kung ang mga bata walang fear of the Lord, pagka nakaharap kayo, okay sila. Pagka nakatalikod kayo, minsang araw pagdating buntis, kasi wala silang takot sa Diyos. Pero kung may takot sa Diyos, kahit hindi kayo nakaharap, gagawa ng mabuti. Amen! So, alam niyo po, hindi madaling gawin ito ng mga nanay. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan ang malupit ang tatag ng loob ninyo at puso ninyo. Kasi pagka iniyakan kayo ng anak nyo, lalo na tayong mga nanay, naku, wala na. Hindi ba? Lalaki ang mga anak natin, mag-aasawa, magkakaapo sila, dependent pa rin sila sa atin. We have not done our work. Okay. Number three, sabi, a good mother knows her children. Okay, a good mother values her children. Mahalaga ang anak ninyo. They are precious in the sight of God. Sabi sa Psalm 127 verse 3, children are a reward from the Lord. Ang mga anak natin ay kaloob sa atin ng Panginoon. Dapat pahalagahan natin sila. Letter C, a good mother loves her children. Okay. Nakita natin dito sa istorya kung paano minahal. Yung isang nanay, hindi niya masyadong mahal yung anak niya, no? Dinaganan niya, namatay. Meron ba namang nanay? Di ba may instinct ang nanay? Ako matagal akong nagpapabreastfeed sa mga anak ko. Alam ko kung nadadaganan ko si Lord. Hindi basta bigla lang akong nagigising. Yung alam mo yon, yung nakatago na yung ilong, malapit ng... Amen. Okay. So, mahal ng nanay ang kanyang anak. Okay. Noon, yung dalawang case ng nanay doon, wala namang DNA para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang galing talaga ni Solomon, ano? Nag-appeal siya sa mother instinct ng nanay. So, makikita natin, what are the ways we can love our children? Unang-una, disiplinahin natin sila. Train up a child on the way he would go. Sabi sa Proverbs 22. So that when he grows up, he will not depart from it. Ang unang-unang dapat nating ituro sa ating mga anak ay ang Panginoon. Early on, i-introduce natin sa ating mga anak ang Panginoon. Okay, ibigay natin sa kanila ang Word of God. Turuan natin sila na ma-develop nila ang habit na magbasa ng Bible. Sabi sa Jeremiah, alam mo, revelation ko to eh. Noon kasi lumalaki ang mga anak ko, wala pa kami sa Panginoon. Si Bossing, si Brother Ton, gusto niya ang mga anak niya dahil siya engineer. Gusto rin niya maging engineer. Eh kung hindi yun ang gusto ng mga anak mo, ipipilit mo, engineer, di ba? Okay. Pero na-discover namin in the Word of God, sabi ng Panginoon, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future." Hindi sinabi ni Lord, "For I know the plans I have for your children." Hindi. Amen. Ang Diyos ang makikipag-usap sa anak mo sa plano niya sa kanyang buhay. So ang gagawin mo na magulang, i-introduce mo si Lord sa kanila para sila ang makipag-usap kay Lord sa plano ni Lord sa buhay nila.
Amen? So, ang pinakamagandang ibibigay mo sa anak mo ay yung ma-develop ang faith nila sa Panginoon, the fear of the Lord, the faith of God, tapos yung ma-develop sila sa loving the Lord. Amen? Kasi pagka mahal nila ang Panginoon more than you parents, panalo na kayo dun. Amen? Kasi outflow na lang yung pagmamahal nila sa inyo. Hindi natin maku-question ang intensity ng pag-ibig ng mga nanay. Okay? Ang mga nanay, iba't iba ang intensity ng pag-ibig natin sa ating mga anak, depende sa mga circumstances surrounding our marriage, our family life, yung pagkakapanganak natin sa kanila. Pero kung mahal natin, kung tayo ay nakakilala sa Panginoon at mahal natin ang Panginoon, i-develop natin yung ating pag-ibig sa ating mga anak. Amen. At alam ko yung pag-ibig na yan ay nandyan na yan sa puso ninyo. Yung pag-nurture sa mga anak, marami sa atin naranasan natin, kahit ang mga magulang natin hindi nag-aral, marami sa atin nakaranas ng pag-ibig, pag-aaruga, pagmamahal ng mga magulang. Amen. Kaya sa araw na ito, ito ang pagkakataon natin na pasalamatan sila. Amen? Sa mga ginawa nila. Bago po ako magtapos, isang question ko sa ating mga nanay. Number one, do you really know your children? Alam ba ninyo ang mga aspirations nila, mga desires nila, mga dreams nila, mga weaknesses nila, mga strengths nila, so that you can guide them with the word of God? Pangalawa, do you value them? Mahalaga ba sila sa inyo? Alam mo, ang isang indication na ang mga kabataan ngayon hindi mahal ng mga magulang, kung ano ang gustong gawin ng bata, hinahayaan. Ang pagdidisiplina sa anak ay pagmamahal. Amen? Yung i-withhold natin yung mga bagay na hindi dapat para sa kanila. Pangatlo, na-question ko sa inyo, mahal ba ninyo talaga ang inyong mga anak? Okay, do you know them? Do you value them? And do you love them? Okay. Bago po tayo magtapos sa umagang ito, magpapatutuo po ako sa inyo sa aking nanay. Gusto kong bigyan ng papuri at parangal ang aking nanay, kahit wala siya ngayon, nandun siya sa Isabela. Kung papanood niya itong Ustream na to pagdating namin sa Ilagan, gusto kong makita niya to. Ako po ay lumaki, pangalawang anak, sa isang napakahirap na pamilya. We are 14 and eventually naging 15 kami. Okay? At sa buong buhay ko, nung ako ay magkamalay, maliit pa lang ako, hindi pa nga siguro ako marunong magbasa, nagsasaing na ako kasi ang dami-dami naming magkapatid. Tapos kung ikaw ay pangalawa sa panganay, inaasahan ka ng nanay mo na tutulong sa pag-aalaga ng mga kapatid, sa pagluluto, sa pamamalengke. At mula nung nagkamalay ako, ang natatandaan ko ay lagi akong naglalaba, lagi akong namamalengke, lagi akong nagluluto. At tapos, meron kaming yung maliit dati na vegetable farm na pagka umagang-umaga, alas 4 ng umaga, madaling araw, kami ay nagpupunta kasi nagtatanim kami ng palay sa probinsya, nagtatanim pagka walang palay, nagtatanim kami ng mga vegetables. At there was a time na ang dami naming tanim na sitaw. Tapos kailangan mo na sa umaga madaling araw, kayo ay pipitas ng sitaw. Ang liit-liit ko pa, nilalagyan ng tatay ko ng ilaw. Alam mo yon, yung may gas na gas, ang ulo ko, para nakikita ko yung mga pipitasin kong sitaw. At pagkatapos nun, yon ay ibabundle namin at ako ang nagpupunta sa palengke para ibenta ang sitaw. Dahil kami ang panganay, ang aking kapatid, si Ate LB ay ang kanyang personality ay mahiyain. Lagi lang nakaganon. Ako naman iba. Iba ang personality ko. Kaya kung may sunong kaming labba sa Ilocano, alam mo yon yung native na ano, ako alam ko na kagad kung saan ko dadalhin ang sitaw ko. Pupunta ako sa mga may restaurant doon, yalo ko ang sitaw ko. After 20 minutes, ubos ang sitaw ko. Ang ate ko, pagbalik ko doon sa kanyang pwesto, nandun pa rin kahit isa wala pang nabenta. Bibili po kayo. Gagawin ko, kukunin ko yung kanyang tinda at ako maglilibot. Okay, so sa aking karanasan, natural ang mahirap. Okay? So, nakita ko ang nanay ko nung kami ay lumalaki. Ang tatay ko po laging may sakit.
lagi siyang may sakit, hindi siya nakakapagtrabaho. Natatandaan ko, lagi siyang may ulcer, lagi siyang nakahiga, laging ano. So, in effect, ang dami naming inaalagaan ng nanay ko. Ang nanay ko po ang tagapagturo. Siya po ay teacher, kasi school teacher po siya, elementary. Pagka nagkakasakit siya, ako ang substitute teacher. Siya po ay elementary teacher sa araw, at sa gabi po, siya ay dressmaker. So, nakita ko yung kanyang hirap. Lumaki ako na nakita ko siya na sobrang hirap. Imagine nyo, 14 na magkakapatid. Ang pinakamabagsik nito, pagdating ng kainan. Kung meron kaming tatlong itlog, ang gagawin ng nanay ko ay scramble niya ng ilalatag niya sa bandihado na manipis na manipis. Tapos hahatiin niya yun. Huwag kang mananalangin ang nakapikit, kasi pag dilat mo, wala na yung share mo. Amen! Kaya pagka nagprehwakan mo na yung sayo, kundi mo mawala yan. Okay. So, lumaki ako ng ganon sa puso ko. Isang araw, sabi ko, kukunin ko sa kahirapan ang nanay ko. Alam po nyo, so every time na makikita namin na lumalaki ang tiyan, nagagalit kami ng ate ko, "Muntis ka na naman!" Amen! Pero, nakita ko kung paano siya magsakripisyo para sa amin. Alam nyo, lahat na lang ng kapitbahay, lahat ng kamag-anak, lahat ng co-teachers niya, lahat ng mga mabubuting tao, nakita ko kung paano siya nagbeg at umiyak for help, especially kung merong may sakit sa amin. At tapos, pagka po kami kumakain, di syempre, laging kulang ang pagkain namin. Pagka yung bunso ay naghihingi pa ng pagkain at wala na, biglang nawawalan ng gana ang nanay ko. Sasabihin niya, "Sa'yo na to, anak. Busog ako eh." Kahit gutom na siya. At isang araw, hindi po siya nakapasok. Tapos sabi ko, "Ma, anong nangyari sa'yo?" "Yung pala, nagsusuka na ng dugo." Na-diagnose siya na may TB, kasi sobrang hirap niya. Biruin nyo, kung umaga, nag-school teacher siya, at ang bahay po namin ay lalakarin mo, mga 1 kilometro ang layo. Mula dun sa bahay namin hanggang dun sa pinagtuturoan niya na school, siguro po dahil sa pagod, dahil sa puyat, dahil sa malnutrition, nagka-TB siya. So, sabi ko sa puso ko, mag-aaral akong mabuti. At kapag-aaral akong mabuti, bibigyan ko ng magandang buhay ang nanay ko. Ang isa pa po sa na-witness ko na pinakamasakit sa nanay ko, yung panganay naming kapatid, naging ganun ang buhay namin. Maswerte na kami kung meron kaming bagoong, mantika at saka toyo. Kaya siguro po hindi ako lumaki. Hindi ako tumangkad, ibig ko sabihin. Nung namatay ang sister ko, yung panganay namin, 32 years old siya na namatay dahil sa heart disease, nakita ko kung gaano ang, paano nag-grieve ang nanay ko. Even after so many years, pagka naalala niya ang ate ko, umiiyak pa rin siya. And then nakita ko po lahat yon. Noong namatay ang tatay ko, nakita ko na naman yung kanyang helplessness. And then, namatay pala yung isang kapatid ko na lalaki. Tapos namatay yung tatay ko after 2 months. Awang-awa ako talaga sa nanay ko. So, all those years, dahil sa nakita ko na pagsasakripisyo niya, na I determined in my heart, I will not be poor, I will be rich, because I want to bless my mom. Siya ang aking naging inspirasyon, siya ang naging reason kung bakit after high school, wala na siyang pampaaral sa akin, kasi siya nga ang provider namin, di na nakapag-provide masyado ang tatay ko. Sabi ko, kumuha ako, nagpilit akong makakuha ng scholarship. Nag-aral ako sa UST, and in that 4 years pa na nag-aral ako, walang
walang boyfriend, boyfriend, talagang nag-focus ako sa aking pag-aaral. Ang laging nasa isip ko, isang araw bibigyan ko ng kaginhawaan ang nanay ko. Amen. At talagang straight ako. Walang no sidetrack. At nung ako'y nakapag-graduate nung 1974, graduation ng Friday, Monday may trabaho ako. March 1974, nagtrabaho na ako. Alam niyo mga brothers and sisters, mag-over 40 years na ako nag-work ngayon. And the first time na magkatrabaho ako, nagpaaral ako ng kapatid para maibsan ang bigat ng dinadala ng nanay ko. Tanungin niyo kay Brother Ton, nagkakilala kami, nag-boyfriend kami dalawa. All throughout those years, nagpapaaral kami. Doon sa 14 na magkakapatid, siyam ang napag-aral namin directly. Isa din siguro sa mga reasons kung bakit kami pinagpala ng Panginoon ay dahil doon sa investment. There was a time nung ako ay matanda na, Christian na ako, lagi pa rin si nanay ko ang aking laging nasa isip, laging inspirasyon, laging motivation kung bakit gusto kong maging successful sa buhay. At praise the Lord, nung nakilala ko ang Panginoon, naging successful ako sa buhay. Isang araw, I was threatened by my sickness. Diba? There was a time na feeling ko, akala ko mamamatay ako dahil sa rheumatic heart disease. Gusto nga ng mga cardiologists ay pa-open heart surgery ako. Tapos, pero sabi ko sa Panginoon, Lord, parang hindi ko kaya na makita ang nanay ko na mag-grieve uli pagka meron siyang uling anak na namatay. At kung ako yung mamamatay na yon, my mother will be devastated. So sabi ko sa Panginoon, Lord, pwede akong mamatay pag ang nanay ko ay patay na. Ang concession ko, mauna ang nanay ko na mamatay bago ako. Huwag na huwag lang na ako ang unang mamamatay sapagkat hindi kakayanin nun ng nanay ko pag ako ang nawala. Amen. So, ibig sabihin, nung na-stroke siya, na nag-decide kami na mas frequent ang uwi namin kasi nung hindi na kami umuwi sa Isabela, nanghihina na siya, gusto na niyang mamatay. Nung after that, nag-decide kami ni Brother Ton na magtayo kami ng mga businesses doon para lagi namin siyang nadadalaw. That's the reason why, nung magtayo ako ng generics, inutusan ako ng Panginoon na doon ako maglagay instead na sa Metro Manila. So, dahil lagi kaming umuwi doon once every month, alam niyo po, sobrang na-revive ang nanay ko after that first stroke. Siya ay malakas na malakas. Now, she is turning 82. Siya ay malakas na malakas. At saved siya. Amen. Brothers and sisters, pahalagahan natin ang ating mga magulang. Kung maraming mga pagkakataon, hindi natin nakikita yung mga sacrifices nila para sa atin. Huwag ko tayong maging bulag doon. Wala pong perfect na magulang. May mga dito mga kabataan sa atin, galit ako sa nanay ko tsaka tatay ko kasi hindi ako pinag-aral. Kung ikaw ay malaki na, ikaw ay gumawa ng paraan na mag-aral ng sarili mo. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan, kung ako nakapag-aral dahil nagkatulong ako, yung 4 years na nag-aral ako sa UST, minsan lang ako pinadala ng nanay ko ng pera and that is 60 pesos dahil impacted ang aking ngipin at kailangang ipa-opera. Other than that, wala siyang, kasi wala naman siyang ibibigay eh. Amen? Para sa akin, yung binigyan niya ako ng buhay, pinalaki niya ako, sapat na yon. Kung kaya ko nang magtrabaho, ako na. Amen? Siguro kayo, hindi kayo nagkaroon ng magandang experience sa inyong mga nanay. Alam niyo, kung hindi kayo nagkaroon ng, kung ang nanay ninyo ay yung isang klase na hindi nagmalasakit sa inyo, alam niyo, may nagmamahal sa inyo. Sabi, ang Panginoon speaking to you today and He is telling you are my child. Amen? You are my child and I love you. Amen? Kung ikaw naman ay ang nanay mo, although nakikita mo na nalagaan kanya, pinag-aral kanya, ngayon ay pagkakataon na pasalamatan mo siya.
Alam niyo yung hindi lang natin bigyan ng kapighatian ang puso ng ating mga magulang, napakalaking bagay. Ang tuparin lang natin ang kanilang mga sinasabi. Kaya lagi kong sinasabi dito sa mga kabataan, habang kayo ay nag-aaral, bawal makipag-boyfriend. Amen! At kung kayo ay nasa ministry at na-discovery ko kayo na may boyfriend, tatanggalin ko kayo sa ministry. Alam mo yun, hindi yun pagpaparangal sa magulang. Sabi nga ni Sister Melly noon, iginagapang ko kayo sa cactus. Tapos ngayon, magbo-boyfriend, mag-girlfriend lang kayo. Amen? Parangal sa magulang, magtapos kayo. Please your parents. Amen. Hindi namin sasabihin pa ninyo, eh pastora, kaya naman ako nag-girlfriend, gusto ko magkaroon ng inspiration. Anong inspiration ni loko mo? Ang lelang mong panot. Gusto mo magkaroon ng laruan. Amen. Anong yung mga kalalakihan dito, kung hindi pa kayo tapos, wala kayong karapatang manligaw. At kung wala kayong trabaho, wala kayong karapatang manligaw. Amen. Kung may nagtatrabaho kayo na service crew sa Jollibee, pwes, hindi kasama yon. Hindi kayang magpamilya ang service crew ng Jollibee. Anong trabaho niya? Eh, pastora, service crew ako sa Jollibee. Makakapagpaaral ka sa service crew ka ng Jollibee? Mag-aral ka. Eh, ayaw ko pag-aralin ng magulang. Gumawa ka ng paraan. Magkatulong ka. Marami dito mga kapatiran natin, nangangailangan ng labandero at labandera. Yes, di ba? Bilib nga ako sa ibang mga nanay, oh, parang pag-aral lang ang anak. Sister, paglaba mo ako, ay sister, fully booked ako. Amen? Make your moms your inspiration. Amen. So alam nyo, pagka kami ni Brother Ton, sobra kaming magparangal. Kasi ang mother niya namatay na. Ang mother ko, minsan sasabihin ng mother ko, tulungan mo naman yung kapatid. Alam nyo, huhut-hutan ka para matulungan lang yung iba mong kapatid. Ganyan ang pag-ibig ng mga nanay. Amen? So sa umagang ito, na-bless pa kayo, brothers and sisters. Tayong lahat ay tumayo. Kung kayo po ay first time lang nagpunta dito sa Rema, at nais ninyo na, bakit kaya ako nahihirapan akong umibig sa aking mga anak o kaya sa aking magulang? Maybe the reason is you don't have the love of Christ in your heart. Nakikinig po kayo. Sa oras na ito, nais ko kayong i-challenge. Hindi ko kayo sinasabihan na umalis kayo sa relisyon nyo, pumunta. Hindi po. Ang inaalok ko po sa inyo ang Panginoong Jesus. Unless you have the love of Christ in your heart, you will not have the ability to love even your closest relative. In fact, yung mga relatives pa nga natin ang number one na problema natin, di ba? Kasi sila ang nakakapagbigay sa atin ng mas matinding sama ng loob, no? So kung kayo po ay wala pa sa Panginoon, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Amen? Are you ready? Sabi mo, Heavenly Father, I believe in Jesus, your Son. Pinadala mo siya upang ako ay tubusin sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso. Nananampalataya ako sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inaanyayahan kita maging Panginoon ng aking buhay. Salamat sa banal na Espiritu na ipadala mo sa akin na magiging gabay ko at ang aking tagapagturo. Sa iyo na ang aking buhay. Ikaw ang magmaneho sa buhay ko. Maraming salamat. Pinaniniwalaan ko na sa aking pagtanggap sa iyo, Jesus, ako ay ligtas na at kasama ako sa sambahayan ng Diyos na nasa langit at nasa lupa. Salamat po sa iyo.
Amen. Amen. So, meron ba tayong presentation ng mga bata? Bago tayo punta sa presentation, nais ko pong lapitan ninyo ang inyong mga nanay. Sige, pamilya. This is a time to honor and to give thanks, express your love and your gratitude to your parents. Yung mga, lapitan po ninyo ang inyong mga magulang. Tapos, sabihan ninyo sila, Nay, mahal kita. At pangako kayo ngayon. Come on. Yung mga walang mga nanay dito. Pastora Mabel, dyan ka sa harap. Pastora Mabel. Ah, lapitan ninyo si Pastora Mabel kung wala kayo. Lapitan nyo ang mga nanay nyo. Go! Dali! Mahal na mahal kita, walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Kilala niyo lang po ang mga nanay dito kayo sa harap. Pumunta kayo dito sa harap. Lahat po ng nanay, inaayahan na pumunta dito sa harapan. Ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Lahat po ng nanay ay inaanyayahan na pumunta dito sa harapan. Walang katulad mo sa buhay ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Lahat po ng nanay. Mahal na mahal kita. Welcome back, Sister Carol. Mahal na mahal kita. Lahat ng mga naging ina. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay. Ipapanalangin ang ating mga dakilang ina sa ating iglesia. So, kayo po mga nasa upuan, ating pong ilihan sa ating mga nanay. Hallelujah. Amang Diyos, nanito ang iyong mga anak, O God. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong mga dakilang anak na naging ina, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo kami, O God, na naging nanay sa mga bata na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, hindi namin kayang gawin ang lahat ng nagagawa ng nanay, Panginoon, kundi dahil sa iyo, O God. Salamat sa buhay ng aming mga magulang. Sabi nga, hindi kami maging ganito kung wala sila, O God. Una mong minahal sila bago kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nanay na naandito na nagtatalaga ng panahon, ng pagmamahal sa kanilang mga anak, O God. Humihiling kami, Panginoon, mas lalo mo silang palakasin, O God.
Mas lalo mong pagpalain ang gawain ng kanilang mga kamay, Panginoon. Sa ano to, O God, dinadakila namin sila, Panginoon, ang aming mga ina na nagbibigay ng ilaw, Panginoon, sa aming buhay. Lord, nandito ang iyong mga anak, Panginoon. Gawin mo nga kami, Panginoon, na tagagabay sa aming mga anak, Panginoon, upang mas lalo kang makilala, O God. Salamat sa buhay na pinagkakatiwala mo sa amin. Lord, we pray for strength, for wisdom, para Panginoon, ang mga hindrances, ang mga problema na nilalagay mo sa amin ay kaya namin, Panginoon. Salamat, O God, sa pag-ibig na punong-puno sa aming puso, O God. Panginoon, may mga problema man ang ilan sa aming mga nanay, O God, pero dahil sa iyo, kaya namin i-conquer ang bagay na yan, Panginoon. We pray, O God, for a good health, Panginoon, sa lahat ng nanay na andito na alam namin na nagsakripisyo ng buhay para sa kanilang mga anak. Na minsan, pag may sakit ang mga anak, O God, inaako nila. Kaya Lord, ang panalangin namin, bigyan mo ng mahabang buhay. Bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, ang lahat, O God, ng nanay na naandito. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa buhay nila, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Ibinabalik namin, Panginoon, na may pagsamba at pasasalamat ang buhay, ang bawat buhay ng nanay na naandito. Igagalang namin sila, mamahalin namin sila, O God. Pagpapalain namin sila, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa aming mga ina. We ask this, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. And Father, we just lift up to you the fathers today. In the name of Jesus, hinihingi namin ang desire ng kanilang mga asawang babae ay maibigay nila. Hallelujah! Woo! In Jesus' name, maraming pera, pagmamahal, amen, at kabaitan. Praise the Lord, mga nanay, lahat ng dinidesire ninyo sa inyong mga asawa ay pagkakaloob ng Panginoon sa inyo. Amen. Amen. Palapakan natin ang mga nanay. Amen. So, bago po kayo umupo, ang ating po mga kapatid ay may something na ibibigay sa inyo, token for our dear mothers, dito po sa Rema Word of God Church. So, bago kayo makaupo, just go to Sister Bambi and Sister Monette for the token to our dear mothers. So habang po tayong papunta sa ating mga upuan, tayo po ay dadako na sa ating at isa pang magandang bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon, ang ating receiving time. Amen? So, habang pong hinahanda natin ang ating kaloob sa ating Panginoon, hayaan ninyong basahin ko muna ang sinasabi sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Sabi doon, honor the Lord with your wealth and... Hindi ko makita. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Amen? So sinasabi po dito na, sabi nga, alam naman natin na ang financial security ng lahat ay talagang, kumbaga, journey. Minsan sasabihin natin, madaling magbigay pagka marami ka. Amen? Walang struggle pa nagbibigay pag meron eh. Kasi ano yan, madali lang kasi marami ka. Pero paano kaya kung ikaw ay kulang?
kaya mo kayang magbigay ng sacrifice para sa Panginoon. Kagaya ng isang nanay yan eh, nagsasakripisyo sa anak. Alam nyo, ang pagbibigay sa ating Panginoon, pag in-honor mo ang Panginoon sa iyong wealth, sabi, and the first fruit of your all your increase or your birth will be filled with plenty, hindi ka mawawalan. Kung ang sistema ng mundo ay pag nagbigay ka, mawawalan ka. Ang sistema ng Panginoon, pag nagbigay ka, marami kang matatanggap. Amen? So tayo pa ay magbigay sa Panginoon so that marami tayong ma-receive para sa Kanya, sa Kanya galing ang lahat. My sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Ooh, yeah. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, we sing yes to the Lord. We sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ipanalangin ang ating kaloob sa ating Panginoon. Amang Diyos, maraming salamat sa araw na ito, O God. Pinuno mo ang aming mga puso ng iyong magagandang salita. Ito ay magiging pagkain ng aming espiritual na buhay, Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, nais naming pasalamat sa opportunity na kami nakapagbigay sa iyo. Even, Panginoon, sa ilan ay nag-sacrifice, O God, upang mapagpala ka, Panginoon. Salamat sa opportunity na kami nagbibigay dahil alam namin kung kami ay magbigay sa iyo, mas lalo mo kaming pagpapalain, Panginoon. Salamat sa mga kaloob na ito, O God. Ito ay aming handog sa iyo dahil ito ay aming pinagpaguran, pinag-ubusan ng aming lakas, ibinibigay namin sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, sa pagbabalik nito. Maingat po naming ibinabalik ang lahat ng bunga ng aming kamay, Panginoon, ito ay para sa iyo, God. Salamat, O God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, may inihanda pong number ang ating children ministry para sa ating mga mahal na mga ina. So, tawagin natin Sister Jen. Ready na ba? Okay, so, mayroon pong number ang children ministry para sa ating mga nanay. Kasi kaya niya pagsabay-sabayin lahat ng gawain
habang inaalagaan kami. Oh. Kasi ikaw ang naging referee ng bahay namin at lagi mo akong pinagtatanggol sa aking mga brothers na lagi akong inaangat. Bye-bye. I love you for taking care. Thank you for taking care of me and my brother. Happy Mother's Day. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. For you are the wind beneath my wings. No. Hello. Mama, I just want you to know,
Wow, thank you very much sa aming mga anak, sa aming nagagandahang mga anak. So kami pala ang kanilang mga superhero dahil kaya naming pagsabay-sabayin na yan ang hindi kaya gawingin ng lalaki. Amen. Kaya namin mag-alaga, maglaba, maglilis, magluto. Pag sinabi mo sa lalaking magbantay ng bata, nagbabantay lang yan. Pero pag sinabi ang nanay nasa bahay, kayang gawin lahat. Kaya nga, superhero kami sa mga anak namin. Amen? Amen. So, maraming salamat sa lahat po ng nanay na dumalo dito sa ating gawain. Meron lang akong nais ibigay na verse sa mga nanay. Sa Ezekiel 19 verse 10, your mother was like a vine in your bloodline. Amen? Ang iyong nanay ay kagaya ng isang ugat na nasa iyong daloy ng dugo. Kasi kung wala ang nanay mo, wala kang buhay. Amen? Planted by the waters, fruitful and full of branches. Amen? Kagaya nga ng ang nanay ay parang superhero. Pag binigyan mo yan ng isang bagay, nagiging fruitful. Productive kasi ang nanay. Pag binigyan mo siya ng pera, magkakaroon kayo ng pagkain ng lahat sa buhay. Sabi nga, bigyan mo daw ng bahay ang nanay, gagawin niya itong home. Amen? Bigyan mo siya ng pagkain, gagawin niya itong meal. Amen? So, ganyan ka-productive. Kasi kami lang naman ang mayroong productive system. Amen? Hindi naman kayo pwede magdala ng bata sa sinapupunan. Amen? Nakakatuwa pa nga yung mga nanay na nagkakaanak ng kambal. Dalawang bata ang dala-dala sa loob ng siyam na buwan. Sabi ng mga nanay, di ba, kalimitan na didinig nyo, kung alam ko lang na lalaki kayong ganyan, maliit pa lang kayo, pinisana namin ang ilong nyo, hindi po namin gagawin yun. Kasabihan lang yun. Kasi mahal na mahal kayo ng inyong mga nanay. So, God bless us all, mga kapatid. At tayo ay muli, hanapin natin ang Panginoon. Isik natin siya. Every Sunday, meron po tayong service. 9 o'clock, dito pa rin po, 9 at saka 4 o'clock. So, mamayang hapon po, ay meron pa tayong service. At doon po sa nag-attend ng encounter ng nakaraang linggo,